Live from the studios of Linnanews, Philippines, Errol.Kami of Kamaonga Zero starts now! Errol.Kami, ang Kamaong Asero. Narcolase ang dahilan ng pagpatay sa mga local officials ayon sa ULAP. Inaprobahan ni Duterte ang 3.757 trillion pesos na 2019 budget. Walang alokasyon para sa federalism ayon sa Department of Budget and Management. CONCOM, rerebisahin ang transitory provision ng Federal Charter ASAP. Suspect naman na pumasok sa Cebu Archbishop Palace, nakipagbarilan, patay! Dahil kay Gardo, small-scale mining operations sa Benguet, ipinatigil. Batangas at makarating na lugar, nasa flood alert. Malakas na pag-ulan, mararanasan din. At mga kaibigan sa daigdig na palakasan, $153 million na 4-year contract nilagdanan ni LeBron James sa LA Lakers. Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol.Kami. Welcome po sa Palatuntunang Kamaong Asero, ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Sumasa niyo po ng pagkalinaw-linaw in HD quality. At napapanood po sa buong mundo live mula po sa studios ng Leader News Philippines. Oras natin mga kaibigan, alas 6.23 na po ng gabi. Kasama po natin ang buong pwersa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs team. Ang ating mga reporters at syempre sa studios, kapiling po natin nagpapalipad ng matayog ng ating palatuntunan na umiikot po sa buong mundo ay sina Engineer Oliver Licop and Teo Villamil, while on camera Tony Porcalia is on the watch. Alright, sige! Muli ang ating imbitasyon sa bawat isa na ilike po ninyo kagad ang ating FB page at i-share po kagad sa inyo pong mga best friends para marami pong nakakaalam ng totoong nangyayari po sa Pilipinas. Yes, ng totoong nangyayari sa Pilipinas. At doon po sa mga nice kumontak po sa atin, syempre ang cellphone number po ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga may gamit naman ng Smart, Talk and Text or Sun, you can reach us via 0949-736-5000. Magandang hapon po and have an early evening sa mga nasa Metro Manila, mga karatig na mga lungsod at mga lalawigan. Kumusta po ang mga kaibigan nating mga LGU officials? I'm sure kinakabahan po silang lahat sa mga nangyayari po sa ating bansa. Siyempre, ang buhay po natin ay tuloy-tuloy pa rin. Ano naman po ang nagaganap sa ating lipunan? Wala po kaming ibang masasabi kundi we really have to pray hard so that good things will prevail, mga kaibigan. Alright, Kamaong Asero ay sumasa inyo po araw-araw, alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Leader News Philippines. Pero inaabisuhan na po namin kayo in advance that very soon, ang ating programa po ay mapapanood po ng live sa Pinoy Extreme Channel. It's a cable channel na mapapanood po sa buong Pilipinas. Yan po ay isang malaking channel sa Signal TV, sa Sky Cable, sa Destiny Cable at sa iba pang mga cable firms na malalaki. At bilang sa patuloy po nating pagpapalawak ng ating pagnanais na makapaglingkod ng mas maayos pa sa ating mga kababayang Pilipino. Hi sa mga OFW na nasa iba't ibang sulok po ng mundo ngayon at wala pong ibang iniisip
kundi ang maitaguyod po ang kani kanilang mga pamilya, makapagpadala ng kanilang pinagpatuluan ng pawis sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya at ang bilin po natin sa mga nandito po sa Pilipinas, huwag kayong maging waldas. Mahalin po ang pinaghirapan ng inyong mga kamag-anak, magulang, parents, tatay, nanay, mga kapatid. At yan po'y hindi basta-basta dinadampot sa abroad yung perang pinapadala po sa inyo. Right? Sige! Simulan na po natin ang ating balitan sa palatuntunang kabawang asero. At exactly 6:26 in the evening. Happy birthday muna sa mga may kumpleaños sa araw pong ito. At sa ating mga suking tagapanood sa atin, hi, salamat ha. Tuwang po natin siyempre ang Long Ridge Philippines. Long Ridge Philippines po ay ang distributor ho, ng matitinding produktong nakapagpapagaling sa marami pong karamdaman sa katawan. Yan. Pati karamdaman ng bulsa, napapagaling yan kapag kasineryoso po ninyo. But initially, kami po ay nagsasabi po sa inyo at ipinagmamalaki po natin, especially yung pie cup ng Long Ridge Philippines. Yung pie cup na parang simpleng tumbler, pero hindi po simpleng tumbler because it converts ordinary water into alkaline water na nakakagamot po sa sari-saring karamdaman po ng inyong mga katawan. Alright, mamaya po ng konti. Exclusive, nakapanayan po natin si dating MILF spokesperson Aid Caballo. At siya po ay may eksklusibong statement sa ating palatuntunan. Kapili anak, kasama po din natin for a while. Nakausap po natin on cam si Baguio City Councilor Ben Bumogaw, ang chairperson po ng Transportation Committee sa Baguio City Council. At pinag-usapan po ang sari-saring problema ng mga transport operators and drivers association na nagkakaproblema po sa Bureau of Internal Revenue. Lahat pong yan dito po sa ating palatuntunan. At syempre, tuklasin po ninyo yung aming ipinagmamalaking New Vitron. At yan po ipapaliwanag sa atin ni Yusek Lando Marquez, ang ating Presidential Advisor on Land Transportation and Road Safety. Mamaya po yan, lahat ng yan sa ating palatuntunan habang ini-establish po natin ang ating mga linya sa ating mga reporters na nakalatag sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Alright, sige, kung ready na yan tayo. Paratsadahin na natin ang kanilang mga balita, ang ating mga best friends na mga reporters natin, ang mga sipag ng ang ating mga kababayang nauuhaw po sa katotohanan, mga balitang hindi po distorted, mga balitang hindi po twisted, mga balitang wala pong ibang agenda, kundi ang katotohanan po lamang at pawang katotohanan, sapagkat yan po ang ating sinumpang tungkulin dito po sa Leader News Philippines na kami po, una po sa akin mismo. Ako po bilang bahagi po ng Leader News Philippines, kami po ay mananatiling tagapagbalita ng katotohanan. Mananatiling panig kami sa katotohanan, sa panig ng batas at sa panig po ng katwiran. Ayos! Yan po ang ating pinaka-identity, and we maintain our independence, especially sa ating opinion na ang atin pong kakatigan lagi siyempre ay kung ano ang katotohanan, tama, katwiran at panig po ng batas. Areglado, samantala! Si Errol Dacame, ang kamaong asero! Yeah, sige. Marami tayong pag-uusapan this afternoon mga kaibigan. So, stay where you are. At kung kayo po'y nais sumali sa ating talastasan, feel free. Kayo po'y pwedeng-pwedeng mag-message sa ating message box ng Leader News Philippines para kayo po ay makasali sa ating palatuntunan. Garantisado, yan po'y babasahin natin dito po ng live na live
At yan po'y walang kagatul-gatul na babasahin natin, no? Ayos, walang problema yan. Siguradong babasahin po natin yan. Happy anniversary sa mga may anniversary, ha? May sinan ba si Nolan? Sige. Tingnan natin. Okay. Para ma-report na ni Nolan. Sige. Nandiyan sa'yo, Teo, yung report ni Nolan. Happy fiesta ho sa mga may fiesta, mga barangay, mga bayan na nagdiriwang po ng fiesta. Alam niyo kasi sa Pilipinas talagang ganyan, you know? Dahil po sa Kristiyano po ang karamihan sa atin, Katoliko, Kristiyano, ay may mga kapistahan na ipinagdiriwang po sa mga lugar-lugar, mga bayan-bayan. Happy fiesta po sa inyo. Tag-ulan na, no? Kapag ka ang piyesta po ay natataon na tag-ulan, alam niya ni Tonyo Porcalia, ang tawag po dyan ay piyestang masabaw. Piyestang masabaw. kapag ka inulan ang piyesta, ay masabaw ang yan piyesta sa amin. Ready na ang report ni Nolan. Sinasabing anak daw po ni Jess Lapid Jr. Ito ba yung artistang kilalang mabilis sa baril? Sinasabing anak daw ni Jess Lapid Jr. arestado daw sa kaso ng droga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alamin natin ang detalye ng balitong yan. Bit-bit na sa atin ni kasamang Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang hapon sa iyo. Go ahead. Magandang gabi kasamang Errol. Arestado sa kinasang bypass operation ng Pasig City Police Station ang umano'y anak ni Jess Lapid Jr. at tatlong iba pa matapos mahulihan ng marijuana. 2,000 pisong halaga ng illegal na droga ang binili ng operatiba na nagpanggap na buyer at nakipagkita siya kay Jose Maria Lapid alias Joey sa Ortigas Avenue Extension sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Nang magkaabutan ng item at pera, ay doon na inaristo si Lapid at mga kasamahan niyang sina Franklin Ramos, Zakaria Bansel at Xavier Alan Raimundo. Itinago ang marijuana sa 2 punda ng unan at ecobag. Sa kabuuan na sa 2 kilong illegal na droga ang nasabat na may halagang 80,000 piso. Ayon sa Pasig Police na isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon kaugnay sa pagbebenta ng marijuana ng grupo. Itinanggi ni Lapid na siya ay anak ni action star Jess Lapid Jr. at itinanggi rin niyang siya ay nagtutulak. Napag-utusan lang na ihatid ang marijuana ayon kanyang pahayag. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Pasig City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan! Yan ang tiyak na kahinat na ng mga ayaw tumigil pa rin, ano? Siguradong aabutan po kayo kung kayo'y nakakaiwas, naililihis po ninyong mga otoridad. Kahapon, nung isang linggo, nung isang buwan, nung isang taon, tinitiyak ko po sa inyo darating ang araw. Kayo pong mga ayaw pa rin tumigil, ayaw pa rin matuto sa mga nangyayari. Ay nako po, aabutan at aabutan po kayo! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jangwar Warriors, sabi rito, galing naman ng boss Errol Dacame namin. Jangwar, happy viewing. Salamat sa patuloy mong panonood. At sa mga miyembro po at opisyal ng Pasukin Riders, especially kay Sir Marlon Decane. Marlon Decane at mga kasapi at kasama po dyan sa Pasukin Riders Club of Ilocos. Thank you for always watching our show. Magandang gabi po sa mga taga Ilocos. Saan lugar nga ito, bro? Sila Kwan? Sila Marlon? A specific area nila? Thank you, Jangwar. At sa mga miyembro po ng Pasukin. Jen Marquez, happy viewing. And hope you enjoy watching our show. Ulitin natin yung ating advisory sa ating mga viewers. Very soon,
Hopefully next week ang ating programa po ay mapapanood na po sa Pinoy Extreme Channel, isang cable channel po na mapapanood sa Signal Cable, Sky Cable, sa Destiny Destiny Cable, Cabling, etc. etc. sa buong Pilipinas. Yan. And most likely ang programa po natin ay isasahin pa po natin ang it's between 11 to 12 or 11 to 12 po ng umaga. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Biyernes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jaguar! Yan. Salamat at kumusta kay Butch dyan sa Caloocan City. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. At dun po sa mga nais, yung mga nagtatanong si Errol, gusto po naming maging mojo, maging mobile journalist ng Leader News Philippines. Gusto po naming maging bahagi ng pagre-report ng mga nangyayari sa aming mga lugar. Paano po ang aming gagawin? Well, all you have to do is to send a message to us telling us that you're interested and give us your number. Kami ang tatawag sa inyo and we will set a workshop. Kami na po ang magtuturo kung paano ang gagawin po ninyo para yung inyo pong mga balita galing sa inyong mga lugar ay mapanood. May parating natin sa publiko, sa mga kinaukulan, especially mga nangyayaring kailangan pong maaksyonan, yan po'y dapat makarating kaagad po sa kanila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Classmate, batchmate, Ami, Bobby Les Slim. Hello, ayan. Kumusta ka dyan? Sana ay okay ka lamang dyan sa lugar nyo sa Maynila. I understand na sa Maynila si Ami. At sa ating mga batchmates, kasama po sa ating batch, the Dragon Batch, Batch 88 sa high school. Happy watching to all of you. Huwag kayong mahiyang mag-message sa atin. At yan po ibabasahin natin, garantisado. Ami, oh, sabihan mo yung mga double cuts natin to join our program at siguradong babatiin natin yan. Musta ka rin, boss? Okay lang kami. Ayan, si Jangwar. Thank you, Jangwar, for following our program. At sa mga taga-Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, kumusta kayo dyan? Marami tayong mga best friends at mga kaibigan dyan. At sa iba pang mga lugar na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa, welcome kayo sa ating palatuntunan. May nais ba kayong ireklamo? May nais ba kayong masolusyon ang mga problema sa inyong mga lugar? Either yan po ay sa inyong lugar mismo or personal niyong naranasan, feeling niyo po inapi kayo. Ayan. Feeling niyo ay nagoyo kayo. Ha? Feeling niyo ay nilamangan kayo. Yan, welcome po yan dito sa Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Antabayanan din po ninyo ang iba pa mga programang isasahin papawid po natin. One of which, dagdag po sa ating Kamaong Asero, Bible Cafe, ay isang OFW program ang very soon mapapanood po ninyo. At yan po ay... Yan po ay pangungunahan ng ating kaibigang Bong David na gagawin po natin na kahit nasa Netherlands siya ay ang broadcast magmumula doon, papunta dito sa studio at yan broadcast ulit. Mapapanood po ninyo ng live na live throughout the world. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Partner Joe, baka naka-monitor ka ha. Ready na tayong tanggapin ang iyong report mula dyan sa Senado. Maraming nangyayari po sa Senado. Mga kaibigan, nagkukumahog po ang Constitutional Commission sa pagbuo ng Federal Charter. Ha? Pero ang nakaka-confuse dito sapagkat yung inaprubahang budget po ng Pangulong Duterte, sinasabi po ng Department of Budget Management na wala daw pong naka-allocate, wala pong nakalaan para po sa federal moves. Ibig sabihin, marami po kasing aktibidades siya na mangangailangan po ng salapi ng pondo. Sinasabi po ng ni Secretary Jokno ng DBM, bay walang ano dyan. Walang, wala kaming inilagay na ano dyan na...
pera o budget para po sa mga aksyong magbibigay dan para magpalit tayo ng gobyerno. Yun nga pong federalism. But as you know, mga kaibigan, nagkukumahog po ang Kamara at ang Senado na nag-convene into BICAM since yesterday to finally craft that federal charter as presented by CONCOM. At iyan po ay siguro ang pakiramdam ko po ay ipipilit pong ihabol yan sa sona ng Pangulong Duterte. Sabagkat alam niyo kapag ka nagsusona, ay kailangan pong may magandang balita ang Pangulo para sa publiko, sa taong bayan, sa buong bansa, di ba? Kasi kung magsusona na poros problema, baka makasimangot ang taong bayan, di ba? So, it has been a tradition to the presidents to announce good news, siyempre. Para sa mga manunood na kababayan natin, tayong lahat manunood siyempre dahil yan po ay it's an annual na aktibidades po dyan sa Kamara de Representante wherein almost all the government officials, especially the higher ups, the bigwigs, the yung mga malalaking pangalan, congressman, senador, mga dignitaries, cabinet secretaries, yan po ay mag-iipon-ipon sa Kamara de Representante upang panoorin, pakinggan ang bibig kasing State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. So, nagmamadali ang Senado at ang Kongreso to finalize the draft na maibigay po kay Pangulong Duterte, perhaps bago po ang SONA. Ayan. Mamaya may report dyan si Jojo Sika, si parang Jojo, related to that, sapagkat alam nyo, ako personally, when I joined the consultative assembly, yung federal consultation na pinangungunahan po ni Senate President Coco Pimentel, tumayo ako at sinabi ko na mas maganda, total hindi po na ipapasa basta-basta sa Kamara through a proposed House bill, ang anti-dynasty bill na maging batas at maging law. Pati na yung Freedom of Information Bill, hindi naman may pasapisa. I strongly suggested na isama na po sa binabalangkas na federal charter. Yes. And I was the only one who stood up and tell that suggestion to Senate President, then Senate President Coco Pimentel, na isama nyo na, total, hindi maipasapasa. Even sa Senado, hindi po maipasapasa ang anti-dynasty bill. Sabagkat, tatamaan po silang lahat. Sabagkat almost all the politicians, lahat ng politiko ay may kanya-kanyang dinastiya, kaya hindi po nila ipasapasa yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At tila may hindi magandang balita dyan sa panukala natin na yan, sa suggestion natin na isama yan. Abangan natin sa report ni parin Jojo Sikat mamaya po ng konti. Jen Marquez, okay naman po dito sa Caloocan, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, Jen, for joining us. Jenny Garcia, hi, Jenny. Lakag F-Pan, salamat sa pagsali sa ating programa. Si Jed Gamboa is also with us. Jenny Garcia ulit, good PM, watching you from Bacoor, Cavite. Hi sa mga taga Bacoor, Cavite. Magandang gabi na. Oo, sa studio natin sa labas ay maulan. Kumusta dyan sa lugar po ninyo? Keep on sending your messages sa ating palatuntunan at yan po ibabasahin natin. Maraming salamat kay Jangwar, siyempre, at thank you, Jed and Jenny. Alright, sige, tuloy tayo. Kung ready na si Paring Jojo Sikat, wala pa. Paring Jo, kung nakamonitor ka, kami ay ready nang tanggapin ang iyong report. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, as I mentioned earlier,
Nakausap po natin sa isang eksklusibong panayam ang dating tagapagsalita ng Moro Islamic Liberation Front. Kilalang-kilala niyo na po ito sapagkat sa lahat ng media platforms, especially on the mainstream media, siya po ay madalas na nakakausap at nagbibigay po ng mga pahayag sa ngalan po ng Moro Islamic Liberation Front. Ngayon po ay hindi na siya po ay hindi na po siya aktibo sa MILF, bagkus siya po ay sumama ho sa isang grupong Red Gov na nagsusulong po ng panawagang magdeklara po ang Pangulong Duterte ng Revolutionary Government. Alamin natin kung ano ang kanyang dahilan bakit sumali na siya sa grupo ni Bishop Nilo Tayag at siya po ay isang malaking personalidad na rin na nananawagan sa ating Pangulong Duterte na ideklara na nga ang kahalintulad pong gobyerno. Heto po ang ating eksklusibong panayam kay Attorney Aide Caballo. Panoorin po natin. Mga kaibigan, kapiling po natin ngayon si Attorney Aide Caballo, ang dating tagapagsalita po ng MILF. At nice po natin siyang makapanayam tungkol po sa kanyang desisyon na pagsuporta na publicly and with all his might about this Red Gov. Attorney, good evening po. Yeah, good evening, yes sir. Yes sir. My privilege. My privilege. Really. Thank you sir, thank you. Thank you. All right. Can you expound what are the reasons, the compelling reasons, Attorney, why you are now calling for a revolutionary government? Well, unang-una, naniniwala tayo na ito lamang yung paraan para makamtan natin yung mga pagbabago na gusto ng Pangulong Duterte. Kumbaga, sinasabi natin na ito yung pinaka mabilis na pamamaraan doon sa programang anti-corruption, anti-illegal drugs, anti-lahat-lahat ng mga anti na isinusuro ngayon ng gobyerno ng Duterte. Yes, yes. So, naniniwala tayo dyan. So that kung iba pang paraan na hindi tayo naniniwala na ito ay marating, makamtan sa lalong madaling panahon. Apo, apo. Oo. Linawin nga natin, sir, yung revolutionary government for Duterte is not toppling down the leadership of President Duterte. Tama po yun. Tama ka dyan. Hindi po natin iminumungkahi na alisin si President Duterte. Tama. Bagkus tayo'y sumusulong ng mga pamamaraan na lalo po siyang lalakas. Tama. Para po siya rin po yung mag-implementa. Apo. Noong mga pagbabago na yan. Apo, apo, yes, apo, apo. Malino po. Malino po yan. Apo. We are not for the removal of the sitting president. Apo. We are even moving for the strengthening of his power and authority. Para po siya rin ang mag-implementar lahat ng mga pagbabago na yan. Alright. Attorney, how do we differentiate? There are moves changing the constitution from presidential to federalism. Yes. Ano pong kaibahan ng nasa isip po ninyong Red Gov kumpara po rito? Well, parallel po yan. Sapagkat ang pagdanasa natin ay hindi na po tayo dadaan doon sa proseso. Okay. Sapagkat naniniwala din tayo na pag idaan po yan sa proseso, sa Kongreso, sa Senado, hindi hindi po yan makamtan. Malabo po yan. Gaya rin ng mga pagbabago noong na gusto nating isakatuparan, hindi po mangyayari pag dumaan tayo sa proseso. So the shortest way is to for the president to declare a revolutionary government. Alright. Lastly, one of the most important aspects here, so the people will embrace this idea of Red Gov. Ano po ang pwede nating sabihin sa kanila? Well, ito yung pinaka-shortcut para po marating natin yung mga pagbago na yan. Okay. Ito yung effective means para po ma-deliver yung mga pagbabago na yan. Okay. All the services that we need
to attain, we need to implement, can be easily done if it is a revolutionary government. When the issue is about poverty, the issue about having good life, better life, will this concept address all those things? Precisely. Yun yung pakay natin, yun yung nakikita natin. Yung nga, delivery. The world is delivery. In case of the RMM, we had been saturated by this corruption. In other words, there is no delivery of services that very much needed by our people and community. With the revolutionary government, we are very, very certain that the delivery of services will be quick, swift, and easily implemented. I've heard you're mentioning an alternative ARMM. Can you tell us ano po yung version na ito? Well, because under the present system, yung dyan sa ARMM, meron pang mga covenant na yung leadership should be evolving, kumbaga rotation, ganyan. But under the alternative system, meron tayong formula na magkakaroon na ng soft state. Ang term nila sa bahasa Malayo is digiri. Digiri is for soft state. There should be a soft state for Damaranao and soft state for Itausug, meaning the island provinces. And meron pong soft state for the Dandak area, meaning in Maguindanao. And so, with that as a formula, and then we are very certain na ma-address na po yung mga jealousy, yung mga quarrel, and then na-recognize natin yung custom and tradition of these different groups. So we are very certain na ma-stabilize natin yung situation for better growth of the area. Well said, Attorney. Thank you so much. thank you. My privilege. Noon tayo, nag-usap tayo noon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dacame. Inyo pong napanood ang eksklusibong panayam ng Leader News Philippines kay Attorney Aid Caballo, former spokesperson ng Moro Islamic Liberation Front na nagsusulong po ngayon ng revolutionary government. Oras natin mga kapatid, alas 6:53 na po ng early evening sa buong kapuluan. At iba-iba kasi ang time zone natin. Hello kay partner Tony Cuevas. Tony Lopez Cuevas ang ating program director po sa DZAR Sunshine Radio, yung ating radio station na pinagmulan dyan sa Makati City. We miss you all guys there dyan sa DZAR Sunshine Radio. Kumusta na kayo dyan? At sa ating mga kaibigan dyan, hello Harold Ulaes, kumusta ka Harold? And thank you for watching. Ruben Esteves Jr., maray na hapon sa imo manoy, Ruben Esteves from KSA, sabi niya. At okay lang ang Bacoor, maambon nga lang po, sabi ni Jenny Garcia. Cecilia Fisher is watching from Adelaide, Southern Australia. Mabuhay, sabi niya. Thank you, Ma'am Cecilia Fisher. Si Angie Pusias has joined us. Primong Sangsi Consulta has also joined us. Kumusta ka dyan, Prime? Hain kang unyan, Tami? Kumusta dyan sa lugar mo? Si Primong Sarsi ay OFW rin po ito na nagtsatsagang iwanan po ang kanyang pamilya pansamantala para lamang po maghanap buhay at makaipon ng pandugtong sa kinabukasan po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kumusta po ang mga nasa TVLBY, mga kababayan natin? Mga nasa TVLBY, mga kababayan ko, mga sakuyang namumutan na mga kababayan. Haranina naman ang Oktubre, filing po ng COC by maging sigurista na tabi ka mo sa pagpili kang mga dapat
mag-servisyo po sa Tuyang Banuaan, ano? Maging maingat na sa pagpili at nang hindi kayo magsisisi, no? At tayo naman lagi, mga butante, ay laging umaasa sa mga pangako po ng politiko na lagi po nating napapakinggan. Walang politikong magsasabing pangit! Pangit ang kanilang plano pagka-eleksyon. Lahat magaganda yan. Lahat ng matatamis na pangako, bibigkasin. Ang kaibahan ay pagkanao po na. Yan, may kaibahan na yan. So, maswerte po ang mga lugar na naging tapat ang mga naging public officials, elected officials. Kami po sa aming bayang Tiwialbay, marami pong issue pa rin ang dapat maayos dyan. Tubig, kuryente, etc. etc. So, hari nawang bago dumating ulit ang eleksyon, si Mayor, yung aming mahal na Mayor Ami Villanueva, lahat pong problema, especially patungkol po sa tubig, ay mapulido na po yan. At iba pang serbisyong pampubliko ay ma-deliver po ng kanyang liderato. Siyempre, yan pong inaasahan ng taong bayan. Hi, Rich Vicky ng Long Ridge, Philippines. Thank you for joining us again. At sa mga nagtatanong, uy, may mga nagtatanong kung kailan daw tayo magkakaroon ng supply ng ano, kasi naubos yung, grabe. Naubusan tayo bigla ng supply ng mahiwagang kape natin, yung Cordyceps Militaris Coffee, nakatapat po ng Viagra, mas matindi pa ho. Sa mga kalalakihan, medyo kailangan magpasigla at nagtatampo na si Mrs. Mga Mrs. po ninyo, nagtatalikuran lang po kayo pagtulog po ninyo. Try the Long Ridge Cordyceps Militaris Coffee. Kape ho yun, pero kakaibang kape. No? At yan po ay walang side effect, hindi po tulad ng Viagra. Yung Viagra tablet, marami na pong natulas dyan na matay sa atake sa puso, na high blood. Dahil po yan ay nagpapabilos ng tibok ng puso. Ang Cordyceps Militaris Coffee ho ng Long Ridge Philippines, very very natural. Walang side effect, subukan po ninyo nang magkaalaman tayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Special announcement muna tayo. Sa oras pong alas 6:58 na po ng gabi, ang Heroes Alliance Humanitarian Volunteer Team, LN4 Foundation Philippines, Tilambo Riders Club, and the Provincial Government of Batangas, meron po silang charity project na Give Hope, Give a Hand, a Prosthetic Hand Giving Project. Yan po sa Nalaturang Lalawigan. Ang venue po ay gagawin dyan sa Batangas Provincial Capital, sa lungsod po ng Batangas, sa August 5 ngayong taon. Yan po ay Linggo, alas 9 hanggang alas 11:30 po ng tanghali. Ayan. Give a Hope, Give a Hand, a Prosthetic Hand Giving Project ng Heroes Alliance Humanitarian Volunteer Team. At sa pakikipag-ugnayan po, tulong po ng LN4 Foundation Philippines, Tilambo Riders Club, at ng Provincial Government of Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ay, mentioning of this prosthetic hands, bro, meron pala tayong watcher sa somewhere in Mindanao na nakuryente. Oh, nakuryente, naputulan siya ng kamay, naluto yung kanyang mga kamay. Yung dalawang kamay niya naputol. He chatted our page, nagtatanong kung paano pwedeng maka-access doon sa tulong ng Heroes at LN4 Foundation na prosthetic hands. Sabi ko, we'll just advise you on how to avail of it. At mabuti na lamang yung pinuno po ng Heroes ay siya pong operations director natin at nandito lamang po sa studio. At magagawan niya ng paraan, sir. Magagawan po natin ang paraan niya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, Panico Riders Club from Tarlac will have their Comprehensive Motorcycle Riders Seminar on July 22, Sunday, from 8 a.m. to 5 p.m. Yun ang problema pag nandun yung monitor sa taas, ano? Para akong nakatingala, ganyan ah. So I need to. Ayan, nakatingin ako sa taas. Pasensya na po kayo sapagkat yung LED monitor namin medyo mataas pa, i-adjust pa namin.
Siguro bukas may adjust na po yun kasi it should be an eye level shot. Eh ngayon mataas pa. So, abangan po ninyo dyan sa mga taga-Tarlac sapagkat in cooperation yung project po ng Paniki Riders Club of Tarlac ay magkakaroon po ng comprehensive motorcycle riders seminar sa July 22 sa Sunday. Yan, yan. Sunday, alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Dyan po ito sa Paniki Municipal Gymnasium, Barangay Poblacion Norte, Paniki, Tarlac. Ayan. Kailangan po ninyo ito sa mga riders. Yan ba'y bukas sa parekoy kahit solo rider, mga ganyan, wala pang grupo. Sponsor dyan ng Paniki Riders Club. Ayan. At ikaw ba'y bahagi dyan ng ano yan? Yung ating operations director ay nandyan na naman magpapag-training, ano? Bibigay ng kwan. Dagdag kaalaman po ninyo, tamang kaalaman sa safe riding. Yan, yan po ang the name of the game, safe riding. Areglado, sige. So, attention po sa mga malalapit lamang sa bayan po ng Paniki. Be there, punta po kayo doon. Libre naman yate, wala naman bayad ito, pre, di ba? Walang bayad. Oh, walang bayad. Imagine niyo sa ibang mga seminar may bayad diyan. Oh, samantalahin po ninyo, walang bayad. Safety riding seminar, comprehensive motorcycle rider seminar. So, this will dwell on road safety, riding safety, safe riding 'yan. Safe riding. Mahalaga 'yan eh. Marami po kasi sa atin ang natutulang magmotor rider na. Oh, pakatandaan po ninyo, dalawa lamang ang gulong ng motorsiklo. Kapag ka hindi po kayo malam, hindi po kayo skillful, hindi po kayo well informed sa mga batas, magkakaproblema po kayo sigurado sa kalsada. Dance Calliejo Cialo. Hello, Sir Errol. Thank you, Dance. Tony Hildo is also watching. Thank you, Tony Hildo. Paring Tony Hildo, kumusta dyan sa DCME? At kumusta si paring Tony Tabad? Si paring Ed Sarto, si paring Leo Palo at mga kasama dyan. Sila Dang Garcia, sila Jen. Si Jenny ba nandyan pa sa DCME? Namimiss ko kayong lahat dyan sa aking himpilang pinagalingan. DCME 1530 ang radyo. Yung ganun dati, Radyo Uno dati yan eh. Oh. So, nung mga magkakasama kami, Radyo Uno yan dati. Iba na yata ngayon. Ang radyong may paninindigan. Yan, gandang gabi, Idol, sabi ni Tony. Tony, thank you ha sa panonood sa ating palatuntunan. Yung programa nyo, pinanonood ko rin kapag nagpo-programa kayo. Ganun lang tayo, no? Ganun lang tayo. At sa mga nagtatanong saan ba naroon yung DCME, I understand sila po yung nasa Ortigas Center ngayon. Ortigas Center. Dati yung DCIR, nandyan din sa Ortigas Center. Nasa Jollibee Plaza kami dati yung DCIR. 30th floor. Pang-30 palapag. Oh. Pag nawawala ng kuryente, syempre, aasa tayo sa, ano, no, sa genset. Yan. Pag hindi napandar ka agad ang genset, lakad ka ng 30 palapag. What a very good exercise. Pag nasa building kang matas, ano? Access! Primong Ike, kumusta ka dyan? At sa mga sa aki mo, tabi, kay Primang Floor, kumusta dyan sa Banyo Tiwelbay? Panleader ng Philippines is now opening the mobile... anong panleader? Ayusin mo. Ipinagpapatuloy po natin mga kaibigan ng Leader ng Philippines yung ating mobile journalism workshop sa iba't ibang probinsya. Kaya't doon po sa mga interesadong grupo, pwede riders, civic organizations, pwede pong mga taga-barangay o anuman pong NGO, kami po ay nagsasagawa ng mobile journalism workshop. This will arm our colleagues, our kababayan, on how to cover news by merely using our cell phones. Kaya nga mobile journalism workshop. May nakakasa tayo sa Tuguegarao City at yan po ay sa pamamagitan ni Partner Oliver De Leon. Partner Oliver, kumusta dyan? Keep us posted sa nakakasa nating
Mobile Journalism Workshop sa Tuguegarao City. At mga kaibigan natin dyan, kumusta po si Governor Mamba sa Tuguegarao? Ayan, at mga best friends natin. Malapit na natin, ituloy na natin, Partner Oliver, yung ganadong barangay program natin with Jusek Martindino sapagkat nag-meeting na kami. At yan ay bukas na bukas para sa kanya. And we're really happy na yung ating technology, yung broadcast, yung streaming technology natin ay patuloy na nai-enhance sa pagsisikap ng ating mga engineers na kahit magkakaibang point of areas, magbo-broadcast ng sabay-sabay. Halimbawa, si Partner Oliver De Leon nasa Tuguegarao City, si Yusek Martindino ng DILG nasa Napulcom DILG Building sa Quezon Avenue, Corner EDSA, at ako ay nasa studio, sabay-sabay makakapag-usap kami ng real-time, no delay whatsoever because of our technology. Yan, pwede nating gawin yan. Ay, Primong Ike, kumusta ka dyan? Sa ating mahal na barangay Banyo Tiwal. Pero nasa kabilang barangay niyata, sa poblasyon ba siya, no? Nasa Geraldine Subdivision si Premium Mike. Ayan. Pag mayayaman na, nasa Geraldine na. Kumusta na lang dyan sa mga kababayan natin? Mga kababaryuta sa Banyo Tiwal Bay, ang lugar na my domicile, ang lugar na day ko dapat malingawan sapagkat dyan po nagmula ang ating lahi at dyan po yung ating mga kalahi. Ayan. Dance Kaliejo Shialo, ha? Hi to you. Hello, Sir Errol, sabi niya. At sino-sino pang nanonood sa atin ngayon, thank you. Ready na ba si paring, ano, paring Jojo? Ikasana natin yung kanyang report para makapasok na sa ating palatuntunan sa oras na double 7. Ha? Oh, double 7, parang ano, parang wedding, ha? Tony, was there any time in your life na nagpataya ka ng wedding? Tonyo, ha? Naging kuryador ka rin minsan. Yung aking masipag na cameraman po rito. Alam nyo, ito hindi nagsasayang ng oras ito, eh. Ayaw nito ng tumatambay. Imbang pag may gusto siyang tulungan, Walang maraming usapan, tulong siya. Pag may nadampot siyang paninda, ititinda niya. Wag lang drugs. Hindi. Wala siya sa ganun. No. Masipag itong mamang ito. Kaya sabi ko, halika rito at mas bagay ka rito. Okay lang kami, Primo. Sabi niya, salamat sa pagbati sa mo. Pakibati na rin gabos ang mga taga-Tiwi, lalo na ang mga kabaryota sa Banyo. Thank you very much, Primo. Of course, ulitin ko ang sa kuyang pagbati sa mga kababaryumi ni Ike, ni Iking. Yan. Ni Primong Iking, architect. Architect yata ito. Engineer. Engineer Ike Boboyo. Ang sa kuyang kababata, kabarangay na mabuot, mahigos, matinabang. Because of that, siya naman po ay pinagpala ng isang magandang pamilya. Ready na si Paring Jojo? Sige. At ulitin ko po ang ating pagsabi ng Maray na Bang Itabi sa mga kababaryo ko sa Naga Tiwi Albay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report muna tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero bago tayo rumatsada pa sa ilan pang mga importanteng issue. Drillon daw nalulungkot sa pagbaklas ng CONCOM sa probisyon na nagtitiyak na wala ng dinastiya sa ating bansa. Report ni Paring Jojo Sikat mula sa Senado. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Pasok! Yes, magandang gabi naman sa iyo kasamang Errol. Nagpayag nga itong si Senate Minority Leader Franklin Drillon ng kanyang pagkadismaya nga dito sa pag-alisa ng anti-dynasty o anti-political dynasty provision dito sa isinagawang bicameral conference committee ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Tinawag ni Zilo na hypocritical provision o suitless provision ang ginawang pag-alis ng anti-political dynasty sa bicam. Aniya ni Zilo bilang protesta sa napagkasunduan ng mga mambabatas, hindi ito pumayag sa pagbasura nga sa anti-dynasty provision. Nakakamba rin itong senador na posibleng magharing uri na naman itong mga politikong angkan
dito sa isinusulong na BBL, particular na yung mga masasakupan nito sa rehiyon ng Mindanao. Dagdag pa nitong si Dilon, dapat na magkaroon nga ng matibay na regulasyon upang maputol na nga itong political dynasty sa bansa. Parang Joe, para sa kalaman ng lahat, ang BBL ay parang local charter sa Mindanao, yung mga masasakupang barangay niyan, tama? Mga probinsya. Oo. Correct ka doon, correct. Oo. Yung mga Bangsamoro state nga, Bangsamoro area na mga tatamaan dito, particular na dyan sa North Cotabato, sa may Maguindanao, kasama rin ito, kahit tumututol itong Hulusulu, Tawi-Tawi, Basilan, at iba pang lugar dyan. Yung mga lugar na yan, dating sakop na yan ng ARMM na tinatawag, di ba parang Joe? Oo, kahit naman itong governor ng ARMM ngayon na si Mujib Hataman ay pumapador nga dito sa Bangsamoro Basic Law. Hindi siya tumututol na maisulong nga ito. Pero ngayon ay binabalangkas pa ito ng mga senador dito sa Bicameral Conference Committee. Yan, oo. Tulad ng paghahabol ng mga senador at mga kongresista sa Bicam, yung federal charter, iba, hinahabol niyan. I understand, kasamang inihahabol yan bago magsona ang Pangulo, yung BBL ngayon. Alam kasi ni Drilon na napakalakas ng dinastiya dyan sa Mindanao, lalo na yung mga pamilya, mga angkan na nag-aalaga ng mga private armies na nagharing uri na sa napakahabang panahon at isa na nga na dyan, di ba? Maalala mo yung ano, yung Maguindanao Massacre, di ba? Ang namumuno nun ay isang dinastiya. Oo, kaya yun ang pinapangambahan ngayon itong si Senator Franklin Drilon. Itong BBL pa naman siya yung parang magiging role model na isinusulong ng federalismo. Yeah. Kasi may pagkahawig ito. Ngayon, kung itong anti-political dynasty tinanggal sa Bicam, paano pa tayo maniniwala na pagdating niya sa charter change Bicam yung sinusulong na anti-dynasty dyan sa federalismo? Mababasura dito. Oo, hindi binanggit kung sino ang magaling na nag-alis niyang provision na yan, parang Majority. Joe? Majority? Anak ng kagawa. Kaya nga, ako, hindi ko talaga maarok minsan, ano, kung talaga bagang may i-deliver tayong pagbabago sa ipinangako nating pagbabago sa taong bayan, parang Joe. Kasi kung same system, same situation, in just a different system, ano ang binago dyan? Kaya nga eh. Diba? Yun ang problema. Oo. Kaya nga, sabi nga, tama nga, sino ba yung nagsabi noon sa amin na si... May nagsabi, hindi ka ba ma-recall na senador eh, na itong anti-political dynasty sa BBL mukhang mahihirapan. Tama nga. Hindi ko ma-recall kung si Lacson. Yan ang mahirap dyan, ano? Pagka ang agenda at ang motibo ng mga nagsusulong ay tila hindi para sa taong bayan. Kasi kung talagang para sa taong bayan yan, maganda talagang nailagay yung anti-dynasty provision dyan. Kung sa BBL man o sa federal charter. Kung sino sa mga senador yung walang kapamilyang politiko eh. Ayan, siguro yun ang mga tumutol dyan. Ang problema dyan na paring Joe, tila lahat ng mga politiko, Mindanao man, Visayas at Luzon, ay tila talaga kumukontra dyan dahil silang lahat ay may kanya-kanyang dinastiya. Correct. May kanya-kanyang personal interest tinatawag. Magbigay ka nga ng... Pero, ikaw nga parang Joe eh. Kahit tanungin kita ngayon eh, baka pagbibigay ka ng 10 pamilyang politiko na dinastiya eh. Sige nga. Gusto mong simulan Pasay City? Pasay City. Las Piñas. Bacoor. Paranaque. Bacoor. Makati. Lahat. Oh. Lahat, Diyos ka po, lahat eh. Tagig. Nak ng kagaw. Oh. Paano nga naman 'yan? Parang tayo lang may gusto talaga niyan, ano? Oh. Ayaw nila eh. Yan ang problema. Kaya nga yung mga kasama natin, paring Joe, na nagpo-propose na death penalty sa mga kurakot. Mga kurakot na politiko. Para tayong humihiling ng ambuan ay malaglag sa lupa.
Malabo mangyari, di ba? Yung nga father case na gagawa nilang simpleng ano lang. Simpleng graft case. Para makalusot. Mayroon mo, daang milyong piso na yun, ha? Nagiging graft case lang. May naalala ko eh, 200. May naalala ko, 200 million, biglang graft case na lang. Di ba ang sakop ng plunder ay 50 million above? Kaso sa ombudsman. Kaya yeah, nga, di ba? Bago pumapas si Conchita Carpio Morales. Oh, di ba? O di natulan ng graft lang. Ayaw niya ni... Ayaw niya ni kabayang Alan Cargullo at ni Ronald Reedy. Nanonood sa atin. Oo. So, hanggang kailan bang ano? Hindi na mapupunta sa plunder. Wala na. Lisot na. Alam mo kasi ang plunder, paring Joe. Walang piyansa. Non-bailable. Kaya talagang minaman ni Obra nila gagawin ang lahat ng circus tumbling ng akusado para makapagpiyansa siya. So, kaya akala siguro na iba, ay, pasok na. Yun, kasong graft na. Natutuwa tao, hindi nila alam. Ba't kayo matutuwa? Pinabahan nga yung gaso. Dapat plunder yan. Daming ganyan eh. Marami yan. Ay, nako. Kaya, anyway. Lalo tayong kawawa. Pagbabago. Magkano na naman ang pondo next year? 3.3 billion in 3.357 billion. Ilan bang ilan bang paplandirin diyan? Mhm. Yeah? Ewan po. Ilan lang 'yung makikita natin diyan gagana. Tapos hanggang kailan bang bycamp paring Diyos sa Federal Charter at sa BBL na 'yan? Sa BBL ano baka hanggang bukas kakayanin. 'Yung Federal Charter hanggang kailan ba sila magpapambuno? Malayo-malayo pa 'yun. Malayo pa. Malayo pa. O baka hindi pa matatapos yan kasi may eleksyon. Oo. Sabagay, kailan nga ang sona ng presidente, parang Joe? July 23 yan. Sa July 23. So, may sapat-sapat. Sabayan na natin. Yung, baka akala nila pa nagsasalita ang Pangulo. Umpisa na, adlib pa lang yun, ha? Oo. Meron pa silang Inabot kami ng dalawang oras eh. Sus Maris. Akala namin kasama na sa zona yung sinasabi niya 30 minutes eh. Wala pala. Nagsisimula. Nagwa-warm up pa lang pala. Kaya nga, di ba last year rin, no? Di ba last year well, speaking of zona, no? Di ba last year hindi binasa ng presidente yung kanyang ano? Binasa niya ba yun? Oo. Binasa yung iba hindi. Yung iba hinahaluan ng adlib. Kasi nawawala siya. Yeah, eh. Kaya nga eh. Kaya yung planter nalilito kasi biglang mawawala siya. Nag-adlib eh. Nag-adlib eh. Oo. Kaya yan ang pinakamahabang zona sa kasaysayan ng zona. Sino ang director dyan? Yung taga ABS-CBN. Hindi ko na matanda. Si Bernal. Joyce Bernal. Si Joyce Bernal, yan. Joyce Bernal lang ano dyan eh. Ang director. Kaya so, di ba si Joyce Bernal, ano yan? Paring Joe, si Joyce Bernal, kilala yan sa mga teleserye. Baka maging teleserye yung Sona. Kaya nga, nagsasalita sa yung camera mula sa baba eh. Nung last Sona, nakikita yung kuko ng Pangulo mahaba. Ganun? Oo. Yung camera eh. Inliliit niya, mahaba yung kuko. Oo. Sambon talaga naman, oo. Kasi, creative yung mga shots, ano? May mga below, may mga low angle. Low angle, karamihan. Low angle, para creative shots daw eh. Ayan. Anyway, okay. Tingnan natin. Tabayan na lang natin kung ano yung magiging yung resulta nito yung sinasagawang Bicameral Conference Committee sa Bangsamoro Basin. Anong lumabas sa wedding dyan sa Pasay City? Hindi natin alam. Tanong natin kay Boy Killer mo. Diyan sa Paranaque, nang lumabas sa wedding. Hindi natin maalam. Alam yan. Boyet, alam yan. Alam yan ni Boyet. Maring Boyet, anong tumama ngayong gabi? Ay, alam mo, sagot tayo, alam niya, Boy Killer mo. Sigurado yan, parang Joe. Thank you, parang Joe.
Okay, mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines Laguna. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, parin Jojo Sikat mula po sa Senado, yung ating masipag na kasamang nagbabantay sa Senate of the Republic of the Philippines. Pag-greet po our friend Ronald Reedy, a U.S. national and a certified EMT from Bayambang, Pangasinan. A certified volunteer with a big heart for everyone. Yan. Si Bro Oliver nagpapabati. I am having a translation from Tagalog to English. Hi, Ronald Reedy. Thank you for watching our show. Sorry to know that you don't speak Filipino. So what do? I gonna do my program in English. I can try. All right. Sige. All right. Ladies and gentlemen, let's have another exclusive interview from a city councilor of Baguio City who's handling the transportation committee, and they discussed yesterday some of the serious issues affecting the transport sector in Cordillera area, and one of which is the issue mandating or obliging the transport operator to pay a quarterly tax payment based on their quarterly gross, which became an issue, controversial issue in the area, and it reached the city council, where the council invited the English na yun na. Where the council invited the regional director of the Bureau of Internal Revenue. Now, we had an exclusive interview with City Councilor Ben Bumogao as to what had happened yesterday. Panoorin po natin. Let's watch this video. All right. Mapalad tayo, kapiling natin si Council Ben Bumogao, chairman ng transportation. Kansi, we've been observing the discussion between the stakeholders of the transportation and the DBAR with regards to the taxation issue right now. Yes, yes. Kayo po yung nilapitan, syempre, ng mga nasa transport sector. Sa tingin po ninyo, saan po nagmula yung problema ngayon na pinag-uusapan? The problem came about from the assumption of the new OIC Regional Director of the BIR. Because according to him, there is a law that has to be implemented. Totoo yun. But for the transport sectors who had been there for so many years, they had been paying their annual income tax annually. Yeah. Isang batas, sabi doon sa new Internal Revenue Code, this sector should pay it quarterly. But the thing is, what is the reason why the law requires them to file their income tax? To pay the government. Yes. Ang question dyan, did they pay the government? Yes, they paid the government. Kompleto naman na binayaran ng gobyerno. Pero annual. Hindi nila ginawa na quarterly. So, the main purpose of the law was already accomplished. So, bakit natin ipe-penalize itong mga transport sector dahil dun sa ginawa nila noon na hindi pagbabayad ng quarterly? Yes, na noon naman ay hindi nila sa BIR kinulang sila sa pagsasabi dito sa mga operator. Akalain mo, for the last 10 years you had been doing it, paying your income tax annually. Ngayon, bigla-bigla na lang sasabihin, okay, quarterly, okay yun. Pero babayaran mo yung hindi mo ginawa doong kwan. So meaning that is, to our mind, an injustice. It is a violation of the maxim na ignorance of the law excuses no one. Binabiolate din natin yun. Why? Hindi ko mo natin may batas. Gagawin na natin ganyan na pag-implement. There is something what we call humanization of laws. So, dito talagang
we side with the transport sector. Mm-hmm. Dahil nga, if you had been conditioned by your father for a particular thing, to do some an activity for a particular period for the last 10 years, and then sasabi ng tatay mo, ay, ganito na, babaguin natin ang role, ganito ang gagawin mo, pero bayaran mo yung mapinalize ka nung hindi mo ginawa nung mga nakarang taon. What is that? Ganun yun. Alright. May mga naririnig po akong nagtatawaran, nagbabargain yung transport sector. Apparently, wala po sa kamay, wala sa authority ng regional director ng BIR yung ganun, sir. So, how would you plan to help your constituents address this problem? Alam mo yan, you know, kung wala sa level ng regional director na mag-condone, mag-wave. But for me, ang kwan ko meron. Bakit yung last 10 years na yung kwan, yung director na dito assigned sa Baguio, bakit? Pwede naman yung ginawang annual. Okay lang naman. Kasi nagbabayad, talagang binabayaran mo naman ang guys. But kung talagang wala, then, you know, we cannot get all what we want. Sinasabi na ng regional director na pwede namang yung 1 year lang. Mag-isip-isip ka na ng transport. But if you want to, what? If you want to get your maximum waiver of everything, then you have to file your remedies. Punta sila sa kwan, BIR commissioner. Ganun lang naman. For us here in the city council, we want to bridge the BIR regional office and the transport sector in order to come up with something that is acceptable to all the parties, both parties. Ganun lang. Ang role natin, we cannot also go as a local government unit and question the BIR. It's a national law. Yes. Yes. So, pag-isipan nila, at least yung kompromiso na yun, pwede. Pero, I think the BIR regional director can do away with yung sinasabi niya na hindi yun nagawa noon. Kasi, ginawa na nga nila for the last 10 years. Yes, sir. So, they have to apply it prospectively na lang. Yun ang pwede natin i-request. Maliit po ang Baguio, pero ang transport sector po rito, maraming concerns sa Consiela, ano po? And I'm sure lahat po yan nakakarating sa inyong tanggapan. Ano po ang mensahe niyo po sa mga nasa sektor ng transportasyon? Well, for the transport sectors, of course, that is good. You are very vigilant of your rights na lahat ng mga problema pwede niyong iparating sa amin. Kung hindi kayo marinig sa mga tanggapang opisina na concerned dyan, you can bring it to us for us to do our best in order to help you. Of course, ang the bottom line is the public interest. Of course, we have to balance the interest of the government and the interest of the concerned sector. Ganun yon. At ipilit natin, ha? Kung alam nyo na may right kayo, sa akin may right kayo eh. 10 years, hindi kayo pinagsabi na ganyan, tapos bibiglain kayo, may right kayo. Paglaban natin. Thank you, okay. Sir. Thank you. Datayo. Dahami. Thank you, sir. Thank you, Kunshan. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hindi po napanood ang ating exclusive na panayam kay Baguio City Councilor Ben Bumogaw, Committee Chairman on Transportation, na kinausap natin sapagkat may mainit pong isyo. Ang BIR na minamanduhan ang lahat pong operators to pay gross quarterly tax na hindi po nakasanayan for 10 years ng mga operators bagkos they are paying their annual income tax. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pero kuido kayo, no? Kasi yung patakaran pong sinasabi ng Bureau of Internal Revenue
is not only for the transport sector in this in the area. Of course, that's a nationwide law. At hindi lamang po yan sa nasa stakeholders ng transportasyon. Yan pala ay sinasabi nilang matagal ng batas para po sa lahat ng mga nagninegosyo sa ating bansa na may reporting, kumita man o hindi. At kung kumita, kailangan may bayaran sa Bureau of Internal Revenue. Quarterly po yan. Maliban pa sa annual na April po babayaran, thrice tayong magbabayad. Tayo po mga nagninegosyo, tatlong beses magbabayad sa isang taon on a quarterly basis. May mga schedule po yan. Ang sunod po yata na quarter ay August 15. At yung isa ay sa susunod na after 3 months. At na kapag ka hindi po natin sinunod, may mga pinalidad pa lang nakaamtabay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Boots Arcangel, Boots! Hi! Sabi niya rito, we're watching all here. Nanonood kaming lahat. Thank you, Boots, at sa pamilya mo dyan sa Caloocan City. Carlos Consulta. Hi, Carlos! Kumusta ka? Pinsang Carlos, nasaan kayo ngayon na Pinsang Carlos? At sa lahat pong pamilya Consulta. As I've said, ang pamilyang Consulta sa aking mother's side ay isa po sa biggest clan in our hometown, TV Albay, na maaring magpanalo ng isang mayor. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kung may konsultang tatakbong mayor sa TV Albay, siguradong panalo, walang duda. Pero walang nag-i-interest, ano? Bakit kaya walang nag-i-interest na mga kamag-anak natin? Sino kaya sa... Sino kaya sa ating mga konsultang gustong mag-alkalde, ano? Tulungan natin. Oh? Bukas ang Leader News Philippines. Tulungan natin. Sige! Primong Jaime Moran. Jaime Fernandez Moran. Kumusta ka dyan? At kay Mayor Amy Villanueva. Sherwin Marco Wee. Yan, nanonood po sa atin. Tang Twister ang kanyang pangalan, ano? Kabayang Alan Cargulian, Legazpo City, is always also watching our show. At sino pa mga nanonood sa atin? Keep on posting your comment. At yan po ibabasahin po natin. Garantisado babasahin natin yan. Samantala mga kaibigan, yung ating patuloy na pagtulong po sa gobyerno na matiyak ng hanging, hinihinga po nating lahat ay maging malinis, ay talagang mangyari. Kaya nga't matagal na po ang batas na clean air law, pero marami pong mga individual, marami pong kumpanyang lumalabag. Perhaps because complying with clean air law ay talagang may katapat na gastos. Mga factory, kailangan pong maglagay ng mga anti-pollution device, mag-upgrade ng mga makinarya, mga sasakyan na hindi na po Euro 4, hindi na pwede. So therefore, gagawa ng paraan na maging compliant sa Euro 4 Euro 4 standard. So, mga kaibigan, mapalad tayo na may isang inventor na Pilipino na nakalikha po ng gadget na tinatawag pong New Vitron na makakaresolba ho sa problema ng mga nagmamay-ari po ng mga bihikulong grabe ho ang pagbuga ng air pollution. Masyado na pong pollutant ang lumalabas sa tambutso at hindi na po makapasa-pasa sa emission test ng LTFRB at ng LTO. Yan, mga kaibigan, sa pamagitan ni Calando Marquez, ang ating kaibigang pangulo po ng Liga ng mga Transport Operator sa Pilipinas, pinagtutulungan natin ipakilala sa publiko ang New Vitron. Kung ano ang kagandahan at kagalingan po ng New Vitron, isang imbensyong Pilipino na naglalayong pong maging pasado po ang lahat sa emission standard na tinatadhana po ng batas, pinatutupad po ng LTO at LTFRB. Alamin po natin sa ating exclusive interview kay Sir Lando Marquez, ang pangulo po ng LTAP. Panoorin natin. Andito tayo ngayon sa installation ng New Vitron, na ito yung mga gadget ngayon na makakatulong sa problema ng pollution
hindi lang sa problema ng pollution, kundi makakatipid ng napakalaki sa fuel. So, ito mga kasama, ang ating i-install ngayon dito sa Montero Sport, na ito po ay wala pang plaka, kalalabas lang sa kasa. Ang ibig sabihin ho, pagka nilagyan natin ang mga makina nitong mga brand new na mga Euro 2 compliance, ay hindi na siya mag-i-imbak ng carbon sa loob ng makina. Kaya ito ho yung very powerful na magdadagdag na ito namang gadget na ito, ito yung electronic air reactor na ang kaasawa nito ay ito yung ring reactor. Yan. So yung ring reactor, itong magkasawa na ito, pag pumasok yung hangin dito sa loob ng ring reactor na ito, iku-convert niya yung hangin na magiging nitrous oxide. So para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang nitrous oxide? Ito yung hangin na ginagamit sa mga pangkarerang sasakyan buong mundo. Na ito yung high-grade air na kung para madaling intindihin yung nitrous oxide, sa ating mga kababayan na Tagalog ay kinoryenting hangin. Para yung compression ng makina mo ay mas mainit at mas masunog yung fuel. Ngayon, ang susunod naman na ikakabit natin ngayon dito, ito naman ngayon, electromagnetic fuel reactor. Ito ho, magkaasawa naman po ito. Na ito naman ay dadaan yung fuel line dito sa magnetic reactor para i-high grade mo naman yung fuel. So pagka ito ay nagkasama doon sa dalawa, ay magiging high grade ngayon ang ginagamit mo sa sasakyan, na yung fuel na low grade ay magiging high grade. So may pangatlo, ito naman po yung tinatawag na wonder loop. So ito naman yung langis. Ito yung tinatawag na high grade oil additive na pag hinalo mo ito sa sasakyan ng makina ng yung langis ay mahaluan, magiging high viscosity oil yung iyong ginagamit. Ano ba yung high viscosity? Ang viscosity, ito yung magiging protection sa metal. Na kahit mainit ang panahon, maakyatin ang bundok na yung matirik na tinaakyatan, ay ang makina mo ay hindi nagkakaroon ng metal to metal contact. Kaya magaan lang ang kanyang takbo. Kaya ipapakita natin, ano ba yung klase ng high viscosity oil? So yung high viscosity oil, ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo yung high grade viscosity na sinasabi ko. Ang langis ho, nakikita mo parang may sapot niya, no? Makikita mo, maghanap kayo ng oil additive na may ganito, wala po kayong makita. Yan yung tinatawag na high grade viscosity, na pag inilagay mo ito sa metal, hindi bumibitaw sa metal. Kailangan nakaproteksyon yung makina mo, para sa ganon ay laging brand new ang makina mo dahil walang mababawas na metal sa loob ng mga moving parts ng makina. Simple lang. Ito ang importante maintindihan ng ating mga kababayan, gawa ito ng Pilipino lahat. Wala pong imported dito. Gawang Pilipino, tangkilikin natin kung gusto natin umunlad. Gawang Pilipino na magagaling ang ating gamitin. Iyan po, mga kababayan. Ito po ay tested na po ito. Dumaan sa pagsusuri ng DOST. Sertipikado po ng Department of Science Technology. Sertipikado po ito ng DENR. Sertipikado po ito ng LTO. Kaya ang aming hamon dito, money back guarantee. Huwag mong bayaran pagka hindi pasado sa LTO smoke emission test. Walang dayahan ito, kailangan parehas. Wala tayong lagayan, kaya kung gusto mo kaibigan ay sarili mo ay maproteksyonan, ay gamitin natin ang imbensyong Pilipino para tulungan natin ang ating bansa na lugmok na tayo sa kahirapan dahil lang po sa pollution at laki ng gastos sa ating fuel consumption. Kaya ang aking pahiwatig sa ating mga kababayan bilang tayo po ay naging pangulo ng Filipino Inventor Society, kung gusto natin mapuntahan yung kaingit-ingit natin na iniinggitan natin na Japan, tulungan natin ang sarili, tulungan natin ang ating mga produkto, imbensyong Pilipino ang gamitin natin na magagaling.
sertipikado. Huwag na huwag kayong gumamit ng mga gadget na hindi po dokumentado ng ating gobyerno. Kailangan pasado, kung baga sa attorney, kailangan pasado ka sa board. Kung inhinyero, kailangan pasado ka sa board. Kaya, salamat po, Errol, at salamat sa ating mga kababayan. Sana po, magising na tayo sa katotohanan, sama na tayo sa pagbabago. Ito po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang sinasabi nating napakagaling na Nubitron. Sagot po sa problemang polisyon doon po sa mga may pamasadang sasakyan, mga jeep na luma na. Problema po ninyong pumasa, pagpasa sa emission test. At hindi niyo po kailangang maglagay, hindi niyo po kailangang magpadulas sa LTFRB-LTO na nagpapatupad po ng emission test para mag-renew ng inyong mga rehistro. Gamitan po ninyo, installan natin ang Nubitron. Yan. At yan po ay susolve po at makakatulong para mawala ang usok ng mga tambutso ng inyong mga sasakyan. Makatitipid po kayo sa konsumo ho, sa krudo sa araw-araw ng inyong pong pamamasada. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Malaking tulong po ito sa mga pamasadang sasakyan, jeep, taxi, UB Express, mga truck na pangkarga ng kung ano-anong produkto papunta sa mga destination po nila na masyado pong laspag, ano ho? Pagka hindi po inasikaso po ninyo yan, magkakaproblema po kayo sa rehistro po ninyo at madadali po kayo ng mga nag-emission test sa kalsada. Marira dyan sa Sursugon, classmate, batchmate, schoolmate sa Tabaco College, kumusta ka dyan? Nagkahiwa-hiwalay kami nila Mar sapagkat lumipat ako sa Legazpi, sa AMEC, Ago Medical and Educational Center sa Legazpi City nung nag-aaral pa kami. Marira sa Sursugon, kumusta ang Sursugon province? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Doon po sa mga interesadong subukin, money back guarantee ang Nubitron gadget panlaban sa pollution. Makakatipid po kayo, grabe po ang fuel efficiency at savings. Ako po personally, nararanasan po natin yung saving na mula 25 to 30% sa ating ginagamit na petrolyo kapag bumabiyahe po tayo. Because of the Nubitron, subukin po ninyo, subukan ninyo, at tuklasin po ninyo, money back guarantee. Pagka hindi kayo pumasa sa LTO, sa registration, emission test, balik ang pera. Ang telepono po pwede yung tawagan, 0995-148-3605. Direkta po sa inyong lingkod para makasubok po kayo ng Nubitron. Available po yan sa studios ng Leaderness Philippines anytime. Anytime. Meron pa tayong ilang piraso po ng gadget na yan. At paunahan na lamang po at may promo po tayo. Dati po ang presyo po natin ay medyo mataas ng konti. Ngayon po ay nakapromo yan. So doon po sa mga interesado ay just tell us immediately para may reserve po natin. 0995-148-3605 ang ating direct contact number sa Nubitron. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuason Tolich. Ability. Ano ito? Paano posted ma ability yang Tolich Tuason? Hindi ko masyadong mabasa at maintindihan yung message mo. Ulitin mo nga. Idol, good evening, sabi ni Marira diyan sa Sursugon. Yeah. Classmate, kumusta ka dyan? Hope you're just okay. At sana yung pinuproblema mo sa widening ng kalsada nyo dyan sa Sursugon, maging maayos kayo dyan at tulungan kayo ng inyong mayor na matiyak na yung mga dadaanan ng highway ng kalsada ay tunay na mabayaran ng maayos at mabilisan. Kasi ako ho, sa Pangasinan, sa Alaminos, Pangasinan, may mga tinulungan akong magsasaka na dinaanan ng proyekto ng DPWH.
nagawa na yung malaking kalsada papunta doon sa may anong planta yon, yung power plant diyan sa may Alaminos. Dinanan yung mga bukid, kabukiran ng mga magsasaka diyan, marami. At umiiyak sa atin si Rerol, hindi pa kami binabayaran ng DPWH, napakatagal na, 2 years na. Oo. Tinulungan natin, saka sila nakasingil, saka sila binayaran. Pagkaminsan kasi, itong mga kupal na namamahala, pinaiitlog yung pera sa bangko yata nila. Para magka-interest yung pera, palagay ko nininegosyo muna nila ng mga gago na taga-DPWH. Di ko naman sinabing lahat ng taga-DPWH ay gago. Maraming gago po dyan. Kaya nga, binabanta na ng Pangulong Duterte ang mga opisyal dyan sa DPWH na kapag ka nagpatuloy na delayed ang build project ng gobyerno, mananagot kayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magsusona na ang presidente. Yung mga pangako niyang infrastructure projects na iipit dyan sa DPWH. Naisegue lang natin doon sa problema ng mga taga Alaminos, Pangasinan na dinaanan ng Kabayang Mar. Oo. Na highway. At sana, sino nga mayor nyo dyan na classmate Mar? Batchmate Mar? Dyan sa lugar ninyo? Ano ka ba? Sorsogon City? Kumusta dyan ang sino nga? I-message mo ako sinong mayor nyo dyan para I understand may tinatawag na expropriation power ang gobyerno, na ang ibig sabihin basta for public purpose, for public use, ang alinmang pong private property or private lot ay hindi makatatanggi. Hindi makatatanggi ang sino mang mayari na ipagamit sa gobyerno, basta babayaran po yan ng tama. Di po ba? Pag babayaran ng tama. Yan. Ang ano dyan katapat ay bayad. Oo. Nga lang, marami tayong mga kababayan na para makalusot at magbayad po ng mababang buwis sa amilyar ay nagdideklara po ng mababang value, dinidevaluate yung ano, yung property nila para makatipid sa pagbayad ng amilyar. Without you knowing it, minsan may ganyang panahon na madadaanan kayo, magbibenta po kayo. Matatalino po ang bumibili, ibabase po yan sa declared value po ninyo. Yan ang problema. Kaya sabi ko kay kaibigang Mar, kung yan ang mga nangyari dyan, naku po, kung anong diniklaran yung value dyan sa amilyar, yan ang susundan ng gobyerno. Yan. Kaya ako po nagpapayo sa mga may-ari po ng property, huwag tayo magpapalusot sa totoong value ng pagbayad ng property, kasi later on, kailangan nyo pong ibenta, madalas ang bumibili ay nakabase po sa deklarasyon nyo sa value. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Areglado mga kaibigan, ang oras po natin, eksakto na pong 7:48 in the evening. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Susunod po sa ating programa mga kapatid ay ang Bible Cafe nina Pastor Ram Gamboa. Siya po ay live na napapanood po ninyo mula po sa Las Vegas, Nevada, USA. At yung mga kasama po ay nandito sa studio, sila Brother Randy, Brother Dennis, at iba pa ay live po sila dito sa studio. Yun po ang hiwaga ng ating streaming, yung ating live streaming technology. Kahit magkakahiwalay po ng point of area, pinagmumulang area, di ba? Napagsasama-sama po natin sa broadcast. Hindi po 'yan nagagawa ng iba. Oo, 'yan ang kaibahan natin. Masisipag yung ating mga engineers, yung ating engineering department, operations department headed by Operations and Creative Director Oliver Licop. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, kaya nga't very soon, we're gonna have more programs to be aired here on Little Nose Philippines na may mga ganyang setup, magkakaibang lugar yung mga anchors, but they go together doing the program all at once na sabay-sabay sila sa screen.
Ibi Puso, hello po Sir Errol, nanonood po kami dito sa Limay, sa Bataan. Isang hello naman po para sa aming mga staff ng Big Daddy's Farm. Hello sa mga staff ng Big Daddy's Farm. Balita ko, Mama Ibi, maganda yung farm resort ninyo dyan, ano? Parang sana makagawi kami dyan one time, ano? Pag nag, pwede ba dyan, partner Oliver, mag-team building ang Leader Knows Philippines? Mama Ibi, ano? Oo. Yan, mabait dyan si Mama Ibi pagka mga ganyan lang. Wala yan, eh. Kaibigan natin yan, eh. Mama Ibi, di ba, Mama Ibi? At ipromote natin dito sa Leader Knows Philippines ng dumami pang nakakaalam ng Big Daddy's Farm, isang magandang resort sa Limay, Bataan. Hello to all of you there, Mama Ibi, and to the staff, mga masisipag, mga tapat na staff ng Big Daddy's Farm na hinahanap po ng mga customer, syempre, mga turista, isang magandang lugar, tahimik, safe, mga ganyang kalidad ng lugar ang hinahanap dyan, no? Mga farm na ganyan. Yan po yung matatagpuan ninyo sa Big Daddy's Farm ni Ma'am Ivy Puso. Yan. Okay. Diyan kaya natin gawin ang ating kuan. Team building ng Leader Knows Philippines, kasi marami tayong ipatutupad na pagbabago sa broadcast natin, mga reporters natin, lots of things must be learned and practiced and rehearsed, sapagkat tulad po ng sinabi ko kanina, makakasimulcast po tayo, synergy ng Pinoy Extreme Channel, isa pong napakagaling na cable channel sa Pilipinas na magiging kabahagi na po ng Leader Knows Philippines. Yan. Mama Ibi, hello. Ayan, sige. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 52 minutes after 7 in the evening. In few minutes, coming your way, Bible Cafe. Ang programa pong kapupulutan po ninyo ng mga spiritual wisdom. Kung kayo bagay nababagabag, bakit baga sobrang sipag ninyo pero hindi kayo pinagpapala? Kahit anong puyat, kahit anong takburito, takburaon, bakit parang ang biyaya ng Panginoon ay mailap, ano? Alam nyo kasi, the very first secret is to put God at the center of all your plans and projects. Unahin po ninyo, ilagay niyo sa gitna ang Panginoon, at yan po ay isa sa pinaka-importanting bagay na bahagi po sa ating mga ginagawa. At yan po ay tinuturo sa Bible Cafe, no? Nila Pastor Ram, at malaking bagay po na meron tayong ganyan, no? Na hindi po yan napapanood sa ibang himpilan. Thank you very much po. Hi, and welcome po kayo anytime. No, kita mo na, Partner Oliver, welcome daw ang Leader Knows Philippines anytime. Thank you, Ma'am Ivy. Yan. At sa inyo pong better half, na napakasipag din, very humble, at tahimik lamang, nagmamayari po ng Big Daddy's Farm dyan sa Limay, Bataan. Angie, kumusta ka? Partner Bong David, paghanda natin yung OFW program. Pag-isipan natin kung anong ayos na title niyan para ma-launch natin very soon. Kami rito ay kasanang-kasan ng mga bagong program sa ngalan po ng serbisyo publiko, especially sa mga OFW na tila baga kung walang tulong itong mga NGO natin, mga private organizations, nagiging kawawa. Buti na lamang itong tropa ni Partner Bong David, yung MCBO International, ay nariyan lamang at napakaraming mga kasapi at mga masisipag na kasama. Maraming natutulungan, Partner Bong David. Sabi niya, hello idol. Sige. At tayo'y maraming gagawin very soon sa pagpapaganda pa ng Leader Knows Philippines. Lalo't marami ang nangangailangang mapaglingkuran, partner. Oh, bueno, mga kaibigan, kailangan na po nating magpaalam sapagkat in 5 minutes time, magsisimula na po ang Bible Cafe. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang tagapag-ulat ngayong araw po ng Tuesday,
July, ano bang petsa ngayon? July 10, 2018. Sila paring Jojo Sikat, Nola Nariola, at sa engineering po si Engineer Oliver Licop, Teo Villamil, sa ating camera, Tony Porcalia. Sa ngalan po ng ating kapartner ng Longreach Philippines, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.